Father. Sa araw na to ay ituturo ko sa inyo para kung sira ba ang inyong stator o hindi. Ano po, madali lang po to. May dalawang uri po ng stator kung sira po siya, no? Unang-una, ipapakita ko sa inyo sa mga ano po ito, sa mga pwede sa battery operated primary coil ng inyong mga motor, kahit anong motor. Ano po, dito naman tayo sa muna sa primary coil. Ano, tulad po nito. Ano, DMX-155 primary coil. Pagka may primary, pag tinatawag na primary, ito po yun, oh. Primary. Ito po yun, mga kabrader. Primary po ito. Yung iba, nagpapalit sila ng stator. Kahit totoo naman, pwede pa. Paano po nyo malalaman? Kung nakita nyo po ito, na okay pa to. Kunyari po, ang motor nyo ay 155. Honda 155. Sira po yung primary. Wala po siyang kuryente. Ito po yon, ang sira. Primary coil po to. Dapat po chinesip nyo rin po ito kung wala po talagang kuryente. Eh, pwede po kayong gumamit ng tester po. Pwede kayong gumamit. So, ikayos-kayos nila po itong ano, ng primary. Ito pong ano, wala na. Yung primary na ito, red na may black. Ito po sa 155. Pwede nyo po ikis-kis yun sa magneto niya kung may kuryente. Pag wala po yun, matik na po yun, sira po itong primary coil. Ito po. Ito po ang sira niya, primary coil. Matik na po yun. So, pwede pang palitan o hindi? Pwede po kayong hindi na magpalit. Basta po, okay pa po yung charger nyo ng charger nyo ng stator. Ito po yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede pa po yan. Ang gagawin lang po nyo, magpapalit po kayo ng CDI, 4 pin po na CDI. Okay, tuloy po tayo. Huwag po kayong agad na bibili ng CDI kasi okay pa po yung charger nyo. Ito po, pagka ganyan pa po yung itsura, okay pa po yan. Pwede po kayo magpalit ng CDI na lang po ang papalitan nyo para po makamura kayo. CDI lang po, mga kabrother. Ito po, 4 pin, oh. 4 pin lang po ang gagamitin nyo. Imbis na ito po yun sa 155, papalitan nyo lang po ng 4 pin. Para po hindi po kayo masayang kasi po okay pa po to. Ang itsura po talaga, sira na po talaga lahat. Ito po yun. Papakita ko po sa inyo, no? Para iwas gastos po kayo. Buti na lang, maliit na lang po ang gastos nyo. Ito po yung sirang talaga, ho. Nakita nyo, ang layo. Ang sira po talaga. Talagang sunog. Ito po talaga, talagang magpapalit na po kayo ng stator. Ito nyo po yung pagkakaiba nila. Ito, gold na gold pa, oh. Ito, sunog talaga. Magpapalit ka talaga ng stator. Ito. Sira po talaga ito. Pati po yung primary niya, sira, sunog. Sunog na sunog po ito, mga kabrother. Wala na papanginabangan, tapo na po talaga. Pero po ito, okay pa po siya, oh. Yan, oh. Okay pa lahat. Ito lang po ang sira, primary coil. Ito po yung primary coil niya. Mapalitan niyo lang po na 4 pin CDI. Pwede pong Liban 150, pwede rin pong XRN
pang XRA po ito. XRA 125. Mga ka-brother, magkano po ang estate ngayon? Mahal na mahal po yan. Ngayon, sa susunod na vlog ko kung paano mag-convert ng 4-pin. Tuturo ko po sa inyo yan para kahit kayo, kayang-kaya nyo na mag-convert ng CDI. Ito po yung stock ng 155. Hindi nyo na po ito gagamitin. Dahil, sira na po itong primary coil. Mga ka-brother. Ano po? Maraming salamat po. Sana po, kahit papano, may natutunan kayo para po iwas gastos po tayo at maliit na consume sa mga gastusin natin sa ating mga motor. Ano po? Sa susunod na vlog po, tuturo ko po paano mag-convert ng 4-pin sa ating mga motor. Kahit po 155 ang motor mo, Barako ang motor mo, Sniper ang motor mo, Rider 150 ang motor mo, pagsira ang mga primary at CDI, kalimitan sa mga battery operated, sira yung mga sira na talaga yung stator, pwede tayong magpalit. Ano po? Pero pag hindi, pwede po nating palitan lang ang CDI kung sira po ang CDI. Maraming pa po ang ilalabas sa video patungkol po sa mga CDI, stator, conversion. Ipapakita ko po sa inyo yung mga brother. Sa muli po, maraming salamat. Sana po may natutunan kayo. Mabuhay po kayong lahat. Thank you.